Niminsan, hindi ko naramdamang kabilang ako sa kanila. Niminsan, niminsan. Mo, mag-iisa ka sundalo tulad ng lolo mo? Alam mo ba isa siya sa mga sundalo noong panahon nung hapon? Grabe, mama. Tanda na pala ni lolo, no? At least cute pa rin tulad ng anak ko. Oo talaga, ma. Pinabola mo na naman ako eh. Tingin mo, bes, magiging sundalo kaya ako pag laki ko? Ba't ba kanina mo pa iniisip yan? Ay, ganito na lang kunyari. Pag di sa lumabas, hindi ka magiging sundalo. Pero, pag heads naman... Sir, good morning, sir! Sige na nga. Wala namang mawawala eh. Game? Game? Asa na yun? OMG! Here comes the mystery guy! Diba? Siya yung kid mula sa public school? Kadiri! Alam nyo, may kakaiba talaga sa kanya eh. Parang yung taong may tinatago. Ha? Eh, ano naman kaya yun? Basta ako, tulad din ni Sasha, pakiramdam ko, may nililihim yan. Gusto nyo, hanapan natin ang butas. Langit, lupa, impyerno, impyerno, saksak, puso, tulo ang dugo, patay, buhay, umalis ka na dyan sa pwesto mo. Ano ba yan? Sayang naman yung batang yun. May itsura pa man din. Bading! Bading! Kaya naman pala hindi tanggap. Bading daw kasi yan. Ay! Sister! Wala akong anak na binabait!
Okay ka lang ba, kuya? Pasensya na sa tanong ko, ah. Halata namang hindi, eh. Ako nga pala si Debbie. Uy, tahan na. Baka kung ano pang isipin ng ibang tao. Yun nga ang problema, eh. Yung kinikisip at magiging tingin ng tao sa'yo. Kailangan maging perpekto ka sa tingin ng iba. Kailangan maging katulad ka nila. Oo nga eh, no? Bakit nga ganun? Nararamdaman ko rin yun minsan eh. Yung paramdam na hindi katanggap ng tao. Yung mga kaklase ko kasi, lagi na lang ako iniiwasan. Nagtitinda lang daw kasi ako ng basahan. Yuck! Ew! Ang poor niya! Hindi siya pwede umupo dito kasi ang dirty-dirty niya. Ang aarte! Sarap pekusan! Naku! Eh, anong ginagawa mo kapag sinasabihan ka nila ng ganun? Simple lang. Hindi ko sila pinapansin. Simple ba yun? Kahit kailan, hindi ko hinayaang maapektuhan ako ng tingin sa akin ng ibang tao. Bakit? Kasalanan ba maging mahirap? Saka, hindi naman masamang maging totoo sa sarili mo, di ba? Buti nga't hindi ako nagpapanggap na mayaman. Kasi, walang nagiging masaya sa pagpapanggap. Di ba nga? Sabi na, the truth will set you free. Ang hirap kasi sa panahon ngayon, may mga tao pa rin na hindi tanggap ang tulad ko. Pangarap ko rin yun eh. Yung pagbabago sa isipan ng tao na iba na ngayon na meron ng mga katulad mo. Pero alam mo, di mo naman kailangan i-please lahat eh. Basta't wala kang tinatapakang tao at masaya ka kung sino ka, ipagpatuloy mo lang. Maraming salamat, friend. Alam mo, sobrang kong naalala sa'yo yung best friend ko dati. Wagas ka lang makayakap! Baka maayang magkagusto ka sa akin, ha? Duh! Pintas, lait, kutya. Araw-araw, bawat ngiting sumasalubong sa akin ay ngiting mapanghusga. Ngiting tila lason na pumapatay sa aking katauhan. Ngunit sa paglipas ng panahon, taglay kong mga sugat ay unti-unting naghilom. Bawat latay na humagupit sa aking pagkatao, bawat nakabibinging mga salitang tumagos sa aking puso't isipan. Pero ngayon, handa ko nang harapin ang bagong umaga. Isang umagang puno ng pag-asang matatanggap rin nila ako kung sino ang totoong ako. Ako na may pusong babae. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. And the fashion designer of the year goes to sinisisit at James Serrano. Ang braso sakit umitik-tik. Ram na may tubig ang sinisisit sa patagalan ng pag-ibig.